again, honey, and tanong ko, sagot ko. So, topic natin today is about gaano kamahal, kagasto, magpalaki, or magkaroon ng anak dito sa Germany. So, unang-una sa lahat is, kung ikaw ay nabuntis, tapos nagtratrabaho ka, or even kung ikaw lang ay walang trabaho sa bahay ka, tapos may asawa ka, yung asawa mo is makakatanggap ng kung after ng panganak mo, yung asawa mo pwede mag-leave at saka pwede din siya makatanggap. Kayong dalawa makatanggap ng tinatawag nila na Elterngeld. Oo. So, kung gusto nyo more malaman about that, just ano na lang, search. So, makakatanggap kayo ng suporta galing yan sa gobyerno. At saka, kung ikaw ay nabuntis, bae, tapos depende sa komplikado ng trabaho mo, kung mabigat ba, kung wala ka bang, or depende din sa pagbubuntis mo, pwede ka makapag-apply ng yung parang mutashoots ba yun, yung parang beschäftigungsverbot na bawal ka mag-work dahil nga panganib sa pagbubuntis mo. So yun, pwede yun. At of course, makakatanggap ka ng sahod depende sa yung sinasahod mo. Kung ano yung sinasahod mo monthly, yun din ang matatanggap mo monthly while nagbubuntis ka at saka nasa bahay ka. So, di ba? Ang ganda, guys. So, yun na nga. Nabuntis ka ng anak. So, ito na. Lumabas na ang bata. O, di ba? So, right after na manganak ka, mag-apply ikaw ng kindergeld, tinatawag nila. Yung kindergeld, guys, lilinawin ko, hindi yan para sa inyo. Hindi yan para sa mga magulang, kundi dapat talaga ay para sa mga bata yan. Kasi nga, di ba? Pero of course naman, para sa mga bata, pero ikaw magtatanggap, depende sa inyo. Kunwari, kung may pera naman kayo, walang problema. So, dapat para sa mga bata yun. Pero pag, I mean, pag-gipit, of course, gagamitin nyo yun para sa anak mo, para sa inyo din, di ba? So, yun. Pero purpose talaga is para masuportahan yung anak mo. So, yun na nga, di ba? Nabuntis na, nagkaroon na ng kindergeld, child money, o di ba? So, yung tanong naman, gaano ka ba kamahal? Siyempre, guys, depende din sa inyo. Kunwari, kayo, dalawang Pilipino dito sa Germany, naninirahan dito, nagtatrabaho dito. Magkaiba kasi yung ang ating kultura, di ba? Magkaiba yung ating lifestyle sa German at saka mga Pilipino na pinagkalikahan natin. Halimbawa lang, di ba tayo pwede sa atin makitulog mga anak, isang kwarto lang tayo lahat. Pag mga bata, okay, kung malalaki na pwede na karoon ng sariling kwarto. Pero pag baby pala, sama-sama kasi tayo lahat, tsaka yung mga damit, yung walang keme-keme, yung pwede din yung palitan ng mga, yung kung saan papalitan yung baby ng damit, doon lang sa kwarto, kung saan yung paliliguan yung baby, kung pwede nga lang sa planggana, di ba, ganun lang ang peg. Eh kasi dito guys, sa mga German iba, katulad sa akin ha, yung mga anak ko, kasi nga wala lang talaga akong experience sa Pilipinas, wala din akong experience dito sa Germany. So yung asawa ko talaga ang nag-prepare lahat ng ano namin, ang yung kailangan ng pagpanganak ko after, kung ano ang mga kailangan ng ano ko, ng mga anak ko. Kaya siya na, meron iba kasi dito yung lagayan ng mga diapers, mga lampin, mga kumot ng bata, mga gamit, damit ng bata, iba yun. Tapos iba din yung saan sila papalitan. Hindi sa kama nila, guys, hindi yung sa tulugan natin. At saka yung baby, hindi sila natutulog sa kama namin, may sarili sila talagang baby bed. Ay, na talaga, as in, hindi talaga siya bed, pang ano talaga siya, pang newborn, yung extra na parang ano tawag niya, nalimutan ko, basta yung parang ano lang siya, parang ang maliit na malaking basket, parang ganun. Basket talaga. Oo, so ganun siya. Kaya at saka kunwari stroller, baby kinabagin, baby stroller, ganun. At saka iba din yung lalagyan niya sa, kung mag-stroller, lalagyan niya sa sasakyan. Iba din yun, kahit child seat, iba din yun. Iba yung child seat na hanggang 1 month ba yun, or hanggang makaupo yung baby. Meron sila dito, guys, as in,
yung baby lang na nakahiga pa kasi bawal yan, bawal sila sa, ay sa kanila hindi sila ano, very ano sila, sensitive sila sa mga bagay-bagay, guys. Kaya yung baby dapat hindi sila pinupursige na patayuin or paubuin. Kaya yung may ano din child seat sa car seat na hanggang sa yung bata ay pwede na magupo. Ganun. So hanggang 3 years old, hanggang basta may mga ganun-ganun sila, guys. Kaya iba-iba yung gamit. At saka pa, hindi lang yan. Yearly, 2 times kaya dapat may different na clothes. For example, yung pang-winter at saka yung pang-summer. Iba yung pang-winter, guys. Grabe. O, iba din yung pang-labas. Yung pang-winter, guys. Yung ano nila, jacket. Tapos may ano pa sa long na susuotin. Tapos ano pa, may cup. May iba pa yung socks, iba pa yung leggings. Ang daming OA. So yun, guys, isa atin sa Pilipinas, Diyos ko, isang lampin, isang t-shirt lang or isang ano lang, isang damit lang. At saka pwede nga, kung pwede nga lang, walang ano, 'di ba, kung nasa probinsya ka, walang diaper ginagamit talaga. Meron naman yung iba, pero I mean, mostly ba nakaano yung nakalampin yung bata, 'di ba? Pero okay, sabihin na natin nagda-diaper na ang mga bata ngayon lahat sa Pilipinas. Okay, sabihin natin ganun. Pero dito, guys, dito nagda-diaper talaga sila. Iba yung pang swimming na diaper, iba. As in ganun ang sa kanila, guys. Kaya hindi mo makumpara kung gaano kamahal dito magpalaki ng bata or magkaroon ng anak, kasi nga iba-iba yung lifestyle natin, or sabihin na natin iba yung kinalakihan natin na simpleng buhay. So hindi mo sila mapagkumpara kung ano talaga kagaano kamahal. Depende yan sa lifestyle ninyo sa bahay. Kung kayo dito nanirahan, kung nagtitipid kayo, pwedeng-pwede kayo dito manganak. Kahit 5 anak pa yan, guys, kahit 10 pa yan, pwede-pwede kayong manganak dito, madami. Kung nagtitipid kayo, kung marunong kayo magtipid. As in, tipid na tipid. As in, yes, tipid. So, kung ikaw ay, of course, nakapangasawa ng chairman, iba yung pera na lang, of course, kung maano mo yung mainganyo yung mong asawang German na mamuhay bilang isang Pilipino style, di ba, nera? Pero nasa Germany naman tayo, guys, kaya baka tayo mag ano ng Filipino style kung nandito tayo sa Germany, ba, di ba? I mean, okay, hindi naman siguro sa lahat, no? So yun, itong yung lifestyle ng German ang susundin nyo. Kung nag-aano talaga kung ano sinasabi nila, kung anong ginagawa nila, anong binibili nila, ganun, ginagamit nila. Yes, magkakaroon ka talaga ng problema. Mahal talaga yung pagpapalaki ng bata kung ganun ang gagawin ninyo. Kaya, so, that's it for today, guys. Thanks for watching. It's me again, Honey Ann.